Hi guys, welcome back again to my channel. In order for you to obtain a B1 B2 visa or visitor's visa, you must be able to show that you have a strong ties to your country of origin. This is simply because the consular officer or your interviewer wants to be as certain as possible that you will need to return home once your journey abroad or travel is complete. Aside from bank statement, ano pa yung mga documents na strong ties na pwede mong ipakita sa pag-apply ng US visa? So wanna know more? Then keep on watching. Guys, bago ang lahat, gusto ko lang sabihin or i-remind sa inyo na hindi ako visa expert. So lahat ng sasabihin ko dito ngayon ay based lang sa aking experience at nalalaman. Pangalawa, para sa mga bago lang dito sa channel ko today or napadaan dito sa channel ko today, gusto kong sabihin or ipaalam sa inyo na meron akong mga shared videos about sa experiences ko kung paano ako nag-apply ng US tourist visa, experience sa interview, kung ano yung mga tinatanong nila sa US Embassy. Lahat ng mga link ay ilalagay ko sa my description down below. Move forward sa topic natin today, kung ano pa yung mga pwedeng ipakita na strong ties. Actually, ito apply din sa kapag nag-apply ka ng Schengen visa, Australia and Taiwan, as to my experience. So, ano nga ba ang strong ties? Strong tie is anything na pwede mong ipakita and as a proof na pwede mong gamitin or ipakita sa consular officer na ikaw ay babalik sa iyong bansa after your travel period, na ikaw ay hindi maghahanap ng trabaho sa bansa na pupuntahan. So, ano nga ba yung mga strong tie na pwedeng ipakita? This could be like house that you own and you have a job and etc. Paano i-convince ang interviewer na ikaw ay magtutour lang sa bansa nila? Wala kang plan na maghahanap ng trabaho sa US, like for example. Kasi ito yung mga karaniwan or madalas na situation na ina-avoid nila na kapag nag-travel ka sa abroad ay baka hindi ka na babalik at ikaw ay maghahanap ng trabaho doon at ikaw ay magiging illegal worker. Ito yung mga documents na babanggitin ko na pwedeng makatulong as your strong ties na kailangan nyong ipakita kapag kayo ay nag-apply ng visa. Number one, kailangan meron kang maipakita na proof of financial capacity. To prove na kaya mo talagang mag-travel, meron kang enough money to pay your travel expenses. So you can prove it by submitting your bank certificate or bank statement shows na meron kang enough money or fund sa iyong bank. Dito, aside sa bank statement, bank certificate, pwede ka din mag-submit ng credit card statement, but only if you have a good credit standing in your bank. Kung wala naman, kung madami kang palya at may utang ka pa, then huwag mo nang ipakita. So number two, proof of ownership of properties na meron ka. Like for example, meron kang land title, meron ka car na nakaregister sa'yo sa pangalan mo, then pwede naman yon na gamitin, na ipakita sa kanila as your strong ties kasi isipin nila na ikaw ay nag-i-invest sa mga valuable things. Yes, pwede yun guys, pero ito hindi naman mandatory na kailangan is meron kang lupa na nakapangalan sa'yo. Kung wala naman, then it's okay. Halimbawa naman, kung ikaw na nag-a-apply ng visa ay nasa early 20s pa, kadalasan kasi kapag nasa early 20s pa or karamihan is wala pang mga investment, wala pang masyadong ipon, wala pang mga sariling bahay, hindi pa nakapag-invest, katulad ko. Yes, so ang pwede mong ipakita ay yung mga rental agreement. Pwede din yun guys, kung nagre-rent kayo at nakapangalan yun sa in. Another thing is proof of income. So, ibig sabihin, kailangan meron kang source of income. Importante talaga to sa pag-a-apply ng visa. So, dito, may isip nila na, oh, meron tong trabaho, so hindi siya maghahanap ng trabaho sa ibang bansa. So, babalik talaga siya ng Pilipinas after the travel. Parang ganun yung setup ng mind nila. So, although, sa inner self mo is, oh, gusto ko talagang pumunta doon sa bansang yon at hindi na ako babalik ng Pilipinas, maghahanap na lang ako ng trabaho, charot. Pero karamihan, ganun talaga naman kasi ang nangyayari. Alam ko yan, wag tayong chararat. Pero hindi naman lahat ay ganun yung setup ng mga mind nag-a-apply ng visa.
Dito, ibig sabihin, depende ang source of income mo. Kung ano yung source of income mo, syempre, yun yung proof of documents na ipapakita mo. For example, kung ikaw ay employed. So, ibig sabihin, pwede mong dalhin or ipakita ang certificate of employment. So, dapat naka-indicate doon ang name ng company, position, and kung kailan ka nag-start, tapos yung monthly salary mo and your income tax. Company ID, kung meron din, dalhin mo din. And number two is kung ikaw ay business owner. So, kung ikaw naman ay may business, like sari-sari store, or bigger business, then pwede mo din ipakita yung business registration and income tax return. Para naman sa mga nag-a-apply ng visa ng mga digital nomads naman na walang income tax return, pwede mong dalhin yung online transaction mo gamit yung freelancing website together with your PayPal transaction or your bank history mo with your clients. Yes, pwede daw yun. Daw. And then, kung student ka naman, then supporting documents from your parents, like the bank statement and any proof of properties na meron sila. So, number four, prove na you're doing something. Like studying, nagtitraining ka or nagvo-volunteer ka sa isang non-profit organization. Yung tipo na hindi nila maisip na tambay ka, yung ganon. So, meron kang pinagkakaabalahan or busy ka just for them to know na hindi sila magda-doubt na ikaw ay maghahanap ng trabaho sa bansa once na nabigyan ka ng visa. So, with this, kung student ka, again, pwede kang mag-submit ng proof of enrollment, copy of your school ID. For volunteers naman, pwede yung mga certificate or nagtitraining, then yung mga certificate from your organization just to show them na ikaw ay busy or may pinagkakaabalahan. On that thing, pwede mo silang makonvince na ikaw ay babalik sa Pilipinas after your travel period. So number 5, attach an affidavit of support. So, ibig sabihin, kung wala kang mga source of income or hindi enough yung pera mo sa pagta-travel, kung may willing na mag-sponsor sa'yo like your parents, like your friend, your jowa abroad, then okay lang din na isupport ka sa trip mo. So, ibig sabihin dito, kung may sponsor ka, kailangan yung sponsor mo ay meron siyang proof of financial capacity to sponsor you. Dito guys, meron akong ginawang video about sa mga may sponsor kung ano yung may provide nilang mga documents para sa mga i-sponsoran nila. So kung gusto nyong malaman din, check nyo lang din yung link sa my description down below. Next is na pwede nyong gamitin a strong tie, submit your PRC ID, professional ID. So sabi nila dito kapag yung mga like teachers, yung mga nasa medical field, is madali silang makakuha ng visa approval. Yes, kasi isipin nila na hindi ito maghahanap ng trabaho sa ibang bansa kasi stable job siya at may maganda siyang trabaho dito sa Pilipinas. Yun ang madalas nilang sinasabi, pero meron akong isang kilala na teacher at nasa 40 years old na siya. Teacher siya ng high school, nag-apply siya ng visa pero hindi nag-grant. Pero sabi nila is karamihan nag-grant. So another thing na pwede mo gawin ay ipa-authenticate yung mga documents mo like police clearance, NBI, barangay certification with mayors, affidavit of employment training seminars, and baptism PRC documents. Just to show na ito yung mas strong ties mo at ikaw ay babalik ng Pilipinas at hindi mag-illegal worker dun sa bansang pupuntahan mo. Pero guys, as to my experience, yung mga documents ko na dinala ko nung nag-apply ako, hindi siya naka-authenticate. Pero hindi nila ako hinanapan ng kahit anong documents. Nasabi ko yan sa isa previous videos ko, hindi ako hinanapan ng kahit anong documents. Although marami akong dalang supporting documents also. So, case to case basis guys. At ang recommend ko is, kailangan ipa-authenticate nyo na din yung mga documents nyo. Yun lang, case to case basis. Yun lang guys, ang masasabi ko video na to about sa strong ties, yung mga pwede nyong gamitin. Yung mga additional documents or strong ties na pwede nyong gamitin sa pag-a-apply ng US tourist visa. Sana
may natutunan kayo sa video natin today, may nakuha kayo information, please click like the video and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Kung may mga question kayo, just comment down below. Just let me know, guys. Bye for now and see you next. Bye!